Hello guys! Magandang araw, magandang gabi. Nandito na naman tayo ngayon para i-discuss ang Legend of Constellation. Ang topic natin ngayon ay kung paano nga ba mag-recharge at mag-withdraw gamit ang GCash. Okay, so as of today, February 16, 2023, in-integrate na ng mga developers ang GCash recharge and withdrawal option. Okay, so sama-sama natin i-try kung paano nga ba mag-recharge and discuss ko na rin yung mga rules for recharge and withdrawal. Okay, so yung mga fee nila. Ganun. Tsaka yung direct conversion na rin. Okay, so pasok tayo sa game. Okay, ayan, success. Okay, so exit lang natin tong headline and announcement. And then punta tayo dito sa my wallet tab. Ayan, ito wallet. Click natin. And then, makikita nyo, nandito yung recharge and withdraw button. Okay? So, una natin i-discuss is dito tayo sa recharge. Okay? So, discuss lang natin yung rules dito sa recharge. Okay? Ang sabi dito is the minimum deposit must be 10 USDT. Okay? So, 10 USDT meaning 10 US dollar. And then, ang conversion niya sa game is 60 pesos. Okay? So, estimatedly, 600 pesos yun. Yung minimum recharge natin dito. Next is direct recharge USDT. You can enjoy a 5% bonus. Those who buy USDT from merchants through legal currency do not enjoy the activity of giving bonuses. So, pagkakaintindi ko lang dito is mas makakatipid ka kapag ang binili mo is USDT direct sa mga crypto wallet. Bakit? Kasi sa GCash natin, ang conversion niya is 1 USDT is 60 pesos. So, kada isa, 60 pesos ang babayaran mo. Kapag direct ka naman sa mga crypto wallet, mas tipid dahil yung conversion nila is 54 to 55 pesos lang. Ganun lang siya. So, mas makakatipid ka ng 5 piso kada isa. So, kung minimum recharge dito is 10 USDT, kapag GCash ang gamit mo, 600 pesos. Kapag crypto wallet, around 550 pesos. Ganun guys. Next is, if you purchase USDT with fiat currency, fiat currency, ayun na, gamit yung GCash. The payment amount must be consistent with the original amount. So, yung original amount na yun, eto yun, ayan o. Kunyari, 10 USDT, 600 pesos, ayan. So, alam na natin yun ngayon, pag GCash, 60 pesos, kapag crypto wallet, 54 to 55 pesos, depende sa current exchange rate ng US dollar to peso. Okay? So, subukan natin guys para makita nyo kung paano ba mag-recharge gamit ang GCash. So, click natin tong 10 USDT, 600 pesos. Ayan. Kung makikita nyo dito sa crypto wallet, 0% fee. Ayan, nakasulat dito sa taas, 55 pesos is equal to 1 USDT. Ayan. And dito sa GCash natin, 60 pesos per 1 USDT. Okay? So, itesting natin ngayon kung paano itong GCash. Bayad tayo yan. Ayan. Okay? Nagsasabi lang, dear users, the first payment will prompt you to log into new device for the first time. Please don't worry. Okay, alam natin yan. Enter lang natin yung ating mobile number. Yan. And then, wait na lang natin yung authentication code. Okay, wait lang natin. Okay, ayan guys, dumating na. So, enter natin. Enter lang MPIN. Ayan, you are about to pay 600 pesos. Okay, so try natin pay. Okay, so meron ulit 6-digit authentication code. Wait lang natin, dalawang authentication code pala. Okay. Na dumating na guys. Try natin. 187,360. Ayan. Successful payment. So, mabilis lang guys. Exit na natin. Tingnan natin kung dumating na ba ang ating USDT. So, kanina may 34 tayo. Dapat maging 44 to. So, paano ba? I-refresh natin siguro. Ayan, 44 na siya dito pero hindi pa siya nag-reflect dito. So, try natin i-refresh. Okay.
Log in lang tayo. Dapat maging 44 USDT na. Ayan na guys, naging 44 na. So ganun lang, nakapag-recharge na tayo ng 10 USDT. So next natin na gagawin is, discuss natin ngayon yung sa withdrawal. Okay, so alam nyo na guys kung paano mag-recharge gamit ang GCash. Napakadali lang. Next is, puna tayo sa withdraw. Ito, withdraw. And then, discuss natin isa-isa yung rules niya. Okay. So, ang sabi dito, kapag nag-withdraw ka gamit ang iyong crypto wallet, okay, ang mare-receive mo is, syempre, meron ding mga handling fee. Yung mga parang kaltas, tax, ganun. So, ang sabi dito, kapag less than 10 US dollar yung, ay hindi, minimum withdrawal is 10 US dollar. So, same lang siya sa recharge. Pwede ka mag-recharge minimum ng 10 USDT. Pwede ka rin mag-withdraw minimum 10 USDT. So, yun yung minimum for both GCash and sa crypto. Okay? So, sa crypto tayo. Kapag nag-withdraw ka through crypto, sabi dito, kapag less than 20 USDT, yung i-withdraw mo, meron 10% na tax. Okay? So, for example, nag-withdraw ka ng 10 USDT. 10 USDT kasi less than 20 yun, di ba? So, yung 10 na yun, 9 na lang marireceive mo. 9 USDT yung marireceive mo sa wallet kasi yung 1 USDT doon is tax. Yun yung 10%. Okay? So, ang sabi din dito, kapag nasa pagitan ng 20 USDT and 50 USDT yung i-withdraw mo, 5% na lang yung magiging tax. So, for example, ang i-withdraw mo is 30 USDT. Okay? So, ano yung 5% ng 30 USDT? So, 1.5 USDT yun. So, ang marireceive mo total is 28.5. So, habang lumalaki yung wini-withdraw mo, dumiliit yung tax mo. Okay? So, dito naman sa last line is, pag greater than or US dollar, 2% na lang yung tax mo. So, yun guys, maliit na yun, 2% tax. Yun ay pinakamaliit for crypto. And, ang sabi dito, Monday to Thursday ang withdrawal submission. From 9 a.m. to 6 p.m. Monday to Thursday, Philippine time. Okay? So, after mo masubmit yung withdrawal mo, processing muna yan for around 1 to 2 days, guys. So, ayun, huwag kayong kakabahan kung hindi pa kagad dumadating. So, ganun, guys. Monday to Thursday. Pag nagsubmit ka ng Monday, expect mo ma-receive mo yung withdrawal mo ng Tuesday or Wednesday. Pero kapag nagsubmit ka ng Thursday, yung pinahuli, kasi Monday to Thursday nga, expect mo on Friday darating. Ganun guys. So, wala tayong weekend. For fiat currency naman, ito, GCash withdrawal, dalawa lang yung tax dito. So, sabi dito, kapag less than 20 USDT, 20% yung tax mo. So, medyo malaki yun guys, 20% tax. So, paano man natin i-compute yung 20% tax na yun? 20% is, for example, nag-withdraw ka ng 10 USDT. Ang marireceive mo na sa GCash mo is 8 USDT, which is equivalent to 8 times 60, yun, 480 pesos. So, ang withdraw mo is around 10 USDT, which is 550 to 600, ang marireceive mo lang is around 480 pesos. Ganun guys. So, kapag naman greater than 20 US dollar yung withdraw mo, 18% tax pa rin. Bakit mas malaki yung tax dito sa GCash? Kasi yung conversion niya dito is 60 pesos nga. So, mas malaki compared dun sa crypto wallet natin, which is 55 pesos lang. So, ganun guys. Mas malaki ang tax sa GCash. Pero okay lang naman yung kasi malaki din naman yung conversion niya, 60 pesos. Pag nag-withdraw ka ng 1 USDT, 60 pesos yung katumbas. So, ayun guys. Dito rin naman sa ganun din yung time ng submission niya, Monday to Thursday, 9 a.m. to 6 p.m. And after you submit your withdrawal, we will process your application on the second working day. So, pangalawang araw, ganun, kasunod na araw, marireceive. So, expect lang natin 24 to 48 hours pa rin para 2 days yung paghihintay natin para hindi kayo masyadong nag-expect. Ganun guys, basta sure yun, 24 to 48 hours papasok yan. Mas maganda kung less than 24 hours, diba? Next is, ayan, so,
ayun, sinabi ko lang hanggang 48 hours. And next is, ayun, yun ang kaibahan dito sa withdraw through GCash. Dito sa ating crypto wallet, kapag nag-withdraw ka dito ng Thursday, marireceive mo siya on Friday. Pero kapag GCash ang ginamit mo at Thursday ka nag-withdraw, marireceive mo na siya on Monday. Kasi hindi nagpa-process yung fiat currency transaction kapag Friday, Saturday, and Sunday. So again, pag nag-withdraw ka ng Thursday, marireceive mo na siya on Monday kapag GCash. Kapag crypto naman, pag nag-withdraw ka ng Thursday, Friday mo siya marireceive. Kung Monday to Wednesday naman kayo nag-withdraw, walang problema, marireceive nyo yan on that week mismo. Okay? So, ganun lang guys. At least, naturo ko na sa inyo kung paano mag-withdraw. Yun lang. Please like this video. Subscribe to my YouTube channel. And comment anything na nasasabi nyo about sa game. Any suggestions? Or kung may gusto kayong next na i-content? Ayun lang guys. Thank you.